Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at pagbabalang tips patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang walang humpay na usapan po patungkol po kay Maine Mendoza, no? Na siya nga naman pong konektado rin po sa nauna po nating update kanina. Kung saan sinasabi nga nila na bagay daw di umano itong si Maine Mendoza sa It's Showtime kumpara sa It Bulaga. Ito po ay yung sinasabi ko po sa inyo na pumapatungkol na naman po sa kontrata na pinapipirma na po kasi ng GMA si Maine Mendoza up until July, no? Siyempre, hindi nila pinupwersa, binibigyan nila ng panahon sa Maine Mendoza na makapag-isip. Ang daming nakakatuwang comments at nakakabuisit din naman yung iba sa kanilang usapan na mag-It's Showtime na lang daw si Maine at iwanan ng It Bulaga. Isa po riyan ang rason na si Maha Salvador daw po kasi at iba pang mga tagi-channel 2 ay literal nang pinalitan si Maine Mendoza sa noontime show na It Bulaga. Mamaya idedetalye po natin yan. Habang ang teaser naman po no, ng startup, yung Korean drama po na startup na adaptation nila Alden Richards, may mga lumabas na pong mga teaser at saka mga pictures no, ni Bea at saka ni Alden. At ano nga naman ang say ng mga netizens? Meron na naman pong nagsasabi na lambingan na naman daw po ito ng magtita. Mapapaisip at mapapatawa ka na lang talaga sa mga sinasabi nitong mga casual fans nito. Again, yung casual fans po, sila po yung mga fans na walang kinabibilangan ng mga fandom, ha? Yun bang nanonood lang talaga at nagbibigay lang sila ng kanilang mga opinion? At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kay Maine at kay Alden yung wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe, no? Anong panghinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagong happenings kina Maine at kay Alden. At bilang po sa salamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina. Unahin natin na naging komento ni X Memes Gaming. Sabi niya rito, dapat may agreement at di nadedehado si Maine. Baka sa umpisa lang yan at kalaunan GMA ulit masusunod dahil sa kontrata, o diba? Sabi, pinamamalita noon sa pag-renew ni Alden na kasama si Maine sa concert ni Alden na yun ang condition ano, na ni Alden. Eh bakit sa mismong produced concert ni Alden eh wala si Maine? Na kung tutuusin, may naging bahagi si Maine Mendoza no, sa 10 years journey ni Alden sa showbiz. Yung 5 years bahagi si Maine dahil doon, nag-bloom ang career ni Alden, aminin man nila o hindi. Tapos iba ang guest doon, producer si Alden, pero walang say, GMA masusunod. Thank you so much po sa inyong pang-real talk, X-Meme Gaming. Ano? Sa totoo lang, yun dapat ang tutukan ng lahat. No? At lahat po ng mga sumusuporta kay Maine Mendoza sa oras na siya ay pumirma sa GMA, dapat klaro ang lahat. Dapat hindi madedehado si Maine Mendoza in a long run. Kasi po pwedeng maluwag sa umpisa, tapos kalagitnaan na ng kontrata ni Maine Mendoza, doon na magkakaleche-leche ang lahat. Diba? Kaya dapat malinaw ang lahat bago pumirma at dapat nga mas maganda kung alam pa ng ibang mga netizens, ng ibang mga fandom, diba? Para nga naman transparent. Maraming salamat po. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Soy Empatica. Sabi niya rito, I think even if she does sign a contract with GMA, Maine would have restrictions for sure. To top it all, she doesn't like doing teleseries as it takes too much time. She has better things to do. Being in show business for 7 years, I'm pretty sure she has ideas of what she wants to do and explore. Besides, she's achieved a lot more than she had expected during those 7 years. Wala naman po talaga kasing nag-expect, di ba, na magiging magbo-boom talaga yung karera ni Maine Mendoza nang silang dalawa ni Alden Richards ay magsama, di ba? At I agree with you. Talagang sinabi po ni Maine Mendoza noon na ayaw niya na mag-teleserye.
kasi nga naman na talagang napakahaba ng oras na gugugulin, ano? Talagang kailangan ng full commitment. Pero sa oras, no, kung sakasakali lang naman na sumit man daw sa ipipirma na po sa GMA artist, ano, sa Sparkle, eh talagang alam ni May Mendoza yung commitments na yon. Alam niya kasi yung schedule ni Alden, eh dapat alam niya rin yung papasukin niya. Diba? Kaya sana mapag-isipang maigi. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Doris Tatupan. Sabi niya rito, exactly Mr. Pines, kaya malabo kasi nga may tinatago siya. Malamang ang interview na yon ay nasa Sofitel siya. Of course, gusto nilang mag-asawa, gusto nang mag-asawa, no, ng privacy. Speaking of hope, if ever may pagpirma nga si Baby Girl, ano, sa GMA, wala nang balaki pa sa kanilang pagsasama ni Hubby in one project and the possibility na makakasama niya sa US concert tour. Kasabay yan ng pagwawakas ng sarsuela. Well, sabi nga ni Alden, to see is to believe. Baka katulad din niya ng APT na paasa dahil sa teleserye ni Alden. Mahirap magtiwala sa mga strategy nilang ganyan. Masyado ng gas-gas. At hindi po ako tututol sa lahat ng sinabi ninyo, Miss Doris Latupan. Kasi nga, ilang beses na nilang sinasabi, pinagduduldulan. Minsan nga, di ba, pag may proyekto pa nga si Alden Richards, lagi na lang sinasabi na nandun si Main Mendoza, pupunta si Main, pero in reality, hindi naman. Di ba? Kaya nga, dun tayo, panghawakan natin yung sinabi ni Alden na to see is to believe. Kung nandyan na yan. Kailangan pumirma. Pero, syempre, dun ako sa may possibilities na magsama talaga si Mina tsaka si Alden. Kahit anong bagay pa yan, basta't magkasama si Mina tsaka si Alden, hindi tayo tututol dyan. Dahil alam naman natin, di ba, ang power nilang dalawa pag silang dalawa yung magkasama. Pero pag sila po yung mga nasa solo projects nila, hindi ganun sobrang kalakas. Kailangan talaga magkasama silang dalawa. Dahil yun yung, dun sila nagsimula eh. Alam natin lahat yun, yung epekto ng isang Mina Mendoza at Alden Richards together. Thank you so much po sa lahat ng inyong komento. At ngayon nga, puntahan muna natin kung kanina inuna natin si Main Mendoza. Ngayon, unahin naman po natin. At inuna pala natin kanina si Alden, ano? Kay Main Mendoza naman tayo mag-start. Okay? Ito nga po, no, sa mundo po ng social media platform, sa Facebook at sa Twitter po, pinag-uusapan po ngayon ng matunog na isang tweet po, no, na pinagkakaguluhan po ng iba at nagkakaroon nga po ng pagtatalo. Yung tweet pong ito, sinasabi po nila dito na bagay na bagay or mas bagay si Main Mendoza sa It's Showtime. Ito po yung mortal na kalaban naman ng It Bulaga, no? Gusto nga nilang palipati na lang si Main Mendoza sa It Bulaga. Ito po ay mga casual fans. Wala pong kinikilingan ng mga ito. Wala po silang fandom na kinabibilangan. Sila po yung mga nanonood at nagbibigay lamang ng opinion. May mga nagsasabi po, no, na si Main Mendoza ay mas bagay sa It's Showtime dahil nga doon kasama niya po sa show ay halos mga kasing edad niya, no, o di naman kaya ay konti lang ang edad sa kanya. Ibig sabihin nito, ma-i-express na ni Main Mendoza ng maayos pa yung kanyang sarili kasi kumpara nga naman daw si It Bulaga, may mga senior citizen pa siyang kasama at kailangan niyang marespeto, di ba? Well, yun yung sinasabi nila. At meron din naman pong nagsasabi na kitang-kita naman daw kasi na si Main Mendoza ay naungusan na nila Maha Salvador na mula sa Channel 2. No, ngayon po, pinapalitan na raw po itong It Bulaga si Main Mendoza. Sabi nga nila, binabalahura nila si Main Mendoza, sana nga lumipat na lang si Main sa It's Showtime. Yan po yung mga nagsasabi doon. Pero may mga nagsasabi naman na hindi iiwanan ni Main Mendoza ang It Bulaga dahil It Bulaga ang nagpasikat kay Main Mendoza kasama si Alden Richards. Yan po yung katotohanan na agree ako sa kanila. Dahil si Main at si Alden po, parehas po nilang sinasabi na kahit anong mangyari, they will never leave It Bulaga. At mananatili po silang the barkads, di ba? Pero, kung siyempre, wala naman tayo sa loob ng It Bulaga. Kung meron talagang gusot at hindi kanais-nais na pangyayari sa loob ng It Bulaga, mas nanaisin natin siyempre na umalis na lang si Mina at si Alden dyan. Di ba? Magsama na lang sila sa isang network na talagang imamaximize yung talents na meron si Mina at si Alden. Di ba? At para po sa ganyang bagay, bakit ba nangyayari yung mga ganito, Mr. Pinas? Ba't may mga nagsasabi na mag-showtime na lang si Main Mendoza? Ito po ay dahil nalalapit na po ang July. Naririnig po nila na marami na
ang ginagawang offer ng GMA Network dito po kay Main Mendoza na pumirma na po sa kanilang network. Okay? Kaya ngayon, pinipigilan nilang mangyari to. Na sana sa Main Mendoza sa ABS na lang, na sana sa Main Mendoza sa Showtime na lang. At sana nga, huwag mangyari yun dahil alam natin kung sino ang nasa kabilang bakod, di ba? At para naman po sa sentro ng ating mga updates, labas na nga po yung mga teasers ng startup, no, yung adaptation nila Alden. Meron na naman pong nagsasabi, mga netizens, casual netizens, na talagang mukhang magkita itong si Bea Alonzo at Alden Richards. Ito yung mga katutuwaan mo na lang ng mga komento ng mga netizens, di ba? Well, wag mo natin husgahan. Tignan muna natin kung anong gagawin nila at mangyayari sa kanilang proyekto. Okay? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.